Hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita. And for today's video, it's actually a One Fat Tita Challenge video. And we're going to talk about the results of week 2 and also the importance of counting calories. Why is it necessary? And I will also be giving tips on how it can be effective for you. Alright, so for those who don't know me, my name is Mimi and I upload videos about my weight loss journey on Tuesdays and also pag may mga health related or anything that has something to do with weight loss or weight management, I'll be uploading those types of videos every Tuesday. At syempre, kung hindi ka pa subscribe, I'm telling you, hit on that subscribe button and also on the notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads. Okay, so how is everyone doing? I hope everyone's doing great today. At syempre, pag-uusapan natin yung result. From last week, I was at 66 kilos, but for this week, it's a sad week for me. 66.3. So, I gained 0.3 kilograms. And we're going to talk about throughout this video what is the reason why that happened and the role of calories kung bakit nangyari yun. I am not a health expert. Hindi po ako a dietitian. Meron lang akong experience sa fitness nutrition, but it's not like for year degree course or whatever. And also, based dito sa mga sarili ko na rin experience, sa sarili kong katawan sa mga nangyari sa akin all throughout the year. So, if you are feeling something different, if you have a special condition, just take a few of my tips. But if you're not feeling well, I advise that you consult your doctor. And kung papansin nyo, iba ang aking itsura mula sa thumbnail. I mean, kadalasan naman, ganun talaga. Pero, this is a reshoot. Kaya, mukha na naman akong galing workout. Yeah, I know, with the outfit and all. Wala na namang makeup. Hindi ko talaga plano na magmukhang lagi akong galing after workout or mag-shoot after workout for my weight loss videos. Pero, it's a reshoot. I did something stupid. Nabura ko yung video when I was deleting videos from my phone. So, that's what happened. This week, I gained 0.3 kilos. It's not a good week. And you may be wondering why. So, it's the second week of the year. Obviously, itong week kung saan hinahanda ang leftovers. So, syempre, meron pa po kaming leftovers from New Year. Medyo maraming na naging handa. Tsaka syempre, nagluluto pa rin kasi everyday si ate. So, marami talagang pagkain. So, ayan. What does calorie have to do with it? Syempre, what happened is that I am eating more calories than I am burning. Diba? So, what happened is, syempre, kung hindi ko yung nababurn, nagiging fat sila. So, later, we'll be talking more about calories, but for now, that's what happened, and we'll talk about it further. I know people are like, nako, calorie counting ata tong video na to. Mahirap yan. Mahirap din masustain. But you know what? What I have realized, kinocompare ko kasi yung mga iba't ibang diet trends. To be honest, calorie counting is the easiest. Wala masyadong restriction when it comes to the food that we eat. All you have to do is just stick within the same calorie. At saka, haler, kahit ang low carb, pero niyang calorie counting or yung ano, sinasabi nila na you have to eat 1,000 calories sa ganitong time ka lang kakain, mag-intermittent fasting ka. So, what did you do, diba? Nagbilang ka pa rin ng calories kasi nga, calories play an important role in your weight loss. You cannot eat 3,000 in calories tapos ang timbang mo ay, like me, nasa 60s ka lang, 60 kilos, tapos hindi ka gumagala, wala kang workout, and expect to lose weight just because all you're eating throughout the day or throughout the week is protein. Yes, pwede. You may lose some weight because hindi lang naman calories ang tanging factor why we lose weight. But, it's not a long-term solution.
okay, eventually, if you go back to normal eating habits, babalik yung weight. Or, pwede, kung sobrang daming protein, and I'm not sure kung anong uri yung protein ginagamit mo, pero kinakain mo, pero I have a friend, wala siyang ibang ginawa kundi, yun nga, puro protein lang, yeah, he lose weight, ang ganda rin, nagkakaroon siya ng muscles, kasi medyo chubby-chubby tong guy na to. But right now, wala pa siyang 30, and yet, meron siyang gout. Diba? Tapos kapag inataka siya ng gout, hirap siyang kumilos, hindi siya nakakapasok sa work. So imagine, that's the reason why ang talagang goal ko for weight loss is healthy and sustainable weight loss. And also, as much as possible, yung mame-maintain. Kasi nga, forever problem ko na nag-yo-yo-yo-yo yung weight ko. Yo-yo-yo yung weight ko. Basta, yun na yun. So first of all, let's define what are calories. Calories is actually the amount of energy. Yes, so it's a unit of energy. It is the amount of energy released by your body whenever your body breaks down food. Diba? So yun nga, nabanggit ko na kanina. Kapag ikaw, marami kang calories na tinake in, pero syempre, hindi ka rin naman masyadong nagkikikilos, yung calories na yun, hindi nagagamit. And rather, what happens to it is, it becomes body fat. Diba? So, so, kaya nga, from last week, magkakarugtong kasi talaga itong mga videos ko eh. From last week, we talk about cardio. Why is it important? It's because, kung mahilig kang kumain, bawiin mo na lang sa pagkilos-kilos. Not necessarily na kailangan 2 hours per week ka nag-workout na puro high intensity. Hindi naman. Ang importante lang, kapag mahilig kang kumain, make sure mahilig ka rin kumilos. Kahit mga simpleng moves na lang na instead of riding an elevator, maghahagdan ka. Instead na mag sa special ka na tricycle or gagamit ka na sasakyan, maglakad ka na lang. Kung malapit lang, syempre kung napakalayo at nagmamadali ka, syempre kaya nga, syempre magsasakyan ka pa rin, kaya nga na-invento mga ang mga sasakyan eh for that purpose. But you get what I mean. As much as possible, kung meron kang pwedeng ikilos, ikilos mo. Kasi, going back to today's video, which is about calories, kapag ang calories na store sa katawan dahil hindi ka nga nagkikikilos, that's the reason why it becomes body fat. So, yan ang nangyari nung pandemic. Dahil sa nakakulong lang tayo, hindi tayo masyadong kumikilos, nanonood lang tayo ng Netflix, diba? Siyempre, nabawasan yung movement natin. And yet, yung kain natin, the same pa rin. Or, even more. Kasi mas maraming tao ang nagluluto na lang eh. That's the reason why ang dami sa ating tumaba. So, don't blame it on yourself or whatever. It is the pandemic that caused your weight gain. And that's the explanation on why. And now that you know the reason why, the beautiful thing is, you can do something about it. At sabi ko nga, naisip ko na siguro ang challenge ng mga tao kung bakit ayaw nila ng calorie counting, bakit sila na-intimidate, it's because feeling nila ang hirap. But you know what's very easy? So, syempre, unang tanong ng mga tao, paano ko malalaman kung ilang calories ba dapat? Kasi mamaya, sabihin na natin, meron kang database ng calories ng mga pagkain. Tapos meron ka rin mapagkukunan ng calories burned. May pang measure ka nun. Pero hindi mo naman alam kung ilan pala yung baseline mo. Diba? So number one, what you have to know is for you to lose 1 pound, sabi nila, is dapat you have to lessen like 3,500 calories. Kaya nga ang safe na weight loss is 1 to 2 pounds. Kasi pag inisip mo, ang laki ng 3,500. Pag dinivide mo sa 7, that's you deducting 500 calories of either pagkain. Naku, ang hirap nun. Kasi isang cup pa lang ng rice, 200 calories na yun. So, paano kung makanin ka? So, ibig sabihin, hindi ka na magkakanin. Or what, half a cup ka na lang para ma-meet lang yung 500 calories. Or kung ma-workout ka naman tao, 500 calories just by walking is like almost 1.5 hours. Talagang mere walk, ha? Wala man lang jogging na magaganap dyan. Basta puro lakad ka lang. It's like 1 to 2 hours. Depende sa weight mo, tsaka sa pace mo.
So, imagine mo, ano, magto 2 hours walk ka every day. So, ang unang kain sa oras. So, what you can do is 250 calories at saka 250 calories from workout. So, yung other 250 calories from food. So, what you can do, kung talagang tamad ka tumakbo, di 1 hour kang lakad, tapos magbawas ka ng 250 calories sa pagkain. Diba? So easy. Kaya hindi siya mahirap. So now, other people would like to understand kung paano nakaka-calculate yun. To be honest, wala akong actual formula. What I do is, I just put it in the internet or gumagamit ako ng app para i-calculate ko ano yung baseline ko. For now, I'm actually using my fitness pal. According sa calculation niya, kailangan sa isang araw, mag 1,200 calories of food lang ako. I cannot go beyond that or else I'm not gonna lose and I'm not gonna hit the goal. Kasi dun sa my fitness pa, lalagay mo dun kung ano yung target goal mo, kung ilan yung weekly goals mo. Ako, nilagay ko dun 2 pounds. So, ang binigay niya sa akin, just eat 1,200 calories and you're gonna meet the goal. Ang maganda pa sa app na yun, kapag kunwari, maganda yung naging kain mo this week, like super healthy, lalagay nun. If you're gonna continue this type of diet, you will reach this weight in 3 weeks. Alam mo yun, nakakatuwa. So, maybe I'm gonna do a review on my fitness pal, pero that's also another thing or another tip that you can do. Know your baseline, get an app to calculate it. Meron din naman sa internet wherein all you have to do is just put in your height, weight. Parang normal din na ginagawa sa karamihang apps. Pero ako, I advise get an app para matrack din yung progress mo. Pero kung gusto mong magmano-mano, that's how you can do it. So, tip number 3. Uminom ng maraming tubig kasi ang laki ng mababawas sa calories, especially if you're someone who likes to drink colored drinks, like for example, soft drinks. Kasi soft drinks, magkano na yan? Nasa 200 calories siguro. Ako ah, kasi medyo malakas ako mag-soft drinks. Tapos, kung hindi ka na magsusoft drinks, tubig ka na lang, that would bring it down to 0 calories agad. So, imagine na lang, diba? And also, coffee's not bad. It's actually good kasi nakakabilis pa daw siya ng metabolism. Pero, syempre, kung mahilig ka dun sa mga kape na may sugar, may whipped cream, huwag kang umasa na nasa 90 calories lang yan. Yung mga ganong kape nga sabi, nasa 600 calories. So, kung mahilig ka talaga sa kape, go to black. At kung ayaw mo talaga ng black, dagdagan mo ng either honey or sige go, mag-sugar ka ng very onti lang para lang hindi ganun kapait. Pero ako kasi, wala akong problem with coffee. Alright, so my next tip is do not eat like 2 to 3 hours before you sleep. Kasi, syempre hindi mo na magagamit yung calories from the food that you're gonna eat kapag tulog ka na. Kasi syempre, nagpapahinga na yung katawan mo, diba? So, medyo bubababa na yung heartbeat natin. Kaya, I mean, hindi yung bubababa, pero bubagal na. So, hindi na siya nagbaburn ng ganun kadaming calories. That's the reason why do not eat 2 to 3 hours before going to bed. There you have it. I hope I was able to explain kung bakit talagang importante pa rin na alam na naiintindihan natin ang calories and the role that it plays in our weight loss. So, I hope nakatulong din yung mga tips ko para naman makatulong din when you are trying to lessen the calories or manage yung calories na tinitake in at binaburn mo sa isang araw. Ako personally, since I gained weight, ang plano ko is intermittent fasting talaga kasi that has been effective for me at syempre talagang wina-watch out ko yung calories ko. So maybe next week I'll be talking about my fitness pal app if it works and let's just see kung anong magiging resulta. And if you have other tips or you have other facts about calories or calorie counting, if it works for you or not, please just leave it in the comment section. Your opinions are welcome. Just be nice and tayo, wag tayo mga away dito. Also, do not forget to hit on the like button and share nyo na rin sa mga friends nyo if you find my tips to be helpful. So, thank you for watching me and I'll see you on the next video. Always remember,
you can always be the best version of yourself as long as you keep on trying. So thank you so much, and again, I'll see you on the next video. Bye!